kapayapaan, umahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, sa lansang ko'y aking kinikilala, patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan, umahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwi na sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa ating mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinadalangin sa iyo upang wag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak
ako'y nanginginig, ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit, Panginoon, ang aking tiwala ay nasa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig na sinuwang taong. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Sabi ng buong mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem, do'y pagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Anong ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi." Sabi ni Jesus sa kanila, "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang magpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran,
kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy tayong naglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. Patuloy tayong sumusunod kay Jesus patungong Kalbaryo, patungong Jerusalem. Kung papaano ang Ebanghelyo natin ay ganoon ang direksyon. Si Jesus kasama ang kanyang mga alagad patungong Jerusalem. Sana'y makita din natin ang ating mga sarili, mga alagad ni Jesus Nazareno na sumasama sa Kanya, sumusunod sa Kanya, patungo din sa mga Jerusalem at Kalbaryo ng ating mga buhay. At dito makikita natin mga kapatid na ang krus ay hindi isang biglaang pangyayari sa mga alagad ni Jesus. Maririnig natin na ilang ulit sinabi ni Jesus Nazareno na siya'y mamamatay, mahihirapan, haharap sa krus. At ito'y ipinamukha niya at ipinaalala niya sa kanyang mga alagad na sila din kailangan magbata, magpasa ng krus. Hindi ho nang bobola si Jesus Nazareno na ano mo'y sinasabi niya, kung sa aking kasusunod, wala na kayong problema. Kung sa akin kayo papanig, giginhawa ang lahat. Kung sa akin kayo mananalig, wala na kayong aalalahanin pa. Di ho ba, lalo na kapag panahon ng kampanya, ganun ang marinig natin. Pag ako ang pinili ninyo, aasenso tayo. Pag ako ang pinili nyo, binoto nyo, wala na tayong magiging paghihirap. Pag ako ang naluklok, ayos na ang lahat. Hindi ho ba pag tayo rin ay kinukumbinsi ng mga nagtitinda, sasabihin sa atin, pag ito ang kinuha mo, gaganda ka, wala ng problema, puputi ka, aasenso ka, pag sa akin ka nakibaka, sa akin ka nakisosyo. Ang mundo natin, laging mga matatamis sa salita, parang nanliligaw, na kapag pinili, wala nang magiging problema pa. Pero iba ho ang paanyaya ni Jesus Nazareno. Tinatapat niya tayo na kapag pinili natin siya, hindi maiiwasan ang krus. Kaya nga, bakit kaya minsan nagtataka tayo? Bakit kaya minsan nang lalamig tayo, nagdududa tayo sa Kanya, sabihin natin, deboto naman ako eh. Bakit nagkasakit ako? Bakit nagkaroon ng matinding pagsubok sa aming pamilya? Bakit humaharap ako sa matinding paghihirap? Bakit dumarating ang ganitong punto na kapag nagaganap ang krus, nagtataka tayo at minsan nga
nagtatampo pa tayo kay Jesus. Samantalang simulat sa pool pa lamang, nilinaw na ni Jesus, kung sa akin ka, hindi natin pwedeng takbuhan ng krus. Hindi natin pwedeng iwasan ng krus. Hindi natin pwedeng layuan ng krus. Mga kapatid, sana kapag nakikita natin lalo na ang imahe ni Jesus sa Sareno, huwag lang natin makita ang kanyang mukha, ang kanyang kamay. Makita natin nakatambal niya lagi ang krus. Na sinasabi niya sa atin, kasama ito sa ating paglalakbay. Kadalasan, ito hindi dahil hindi maunawaan ng mga alagad, kundi dahil hindi nila matanggap. Alam niyo po, sa buhay daw natin, ang problema, kadalasan, hindi dahil sa hindi natin maunawaan. Sa totoo lang, nauunawaan naman natin eh. Ang talagang mas mahirap, hindi natin matanggap. Hindi natin masunod. Alam natin naman, mas mabuti yung magpatawad kaysa maghiganti. Pero, hindi natin matanggap yun. Mas pinipili natin halimbawa ang magiganti. Alam naman natin at nauunawaan natin mas maganda yung magbigay kaysa yung kumuha. Pero hindi natin matanggap yun. Kaya kadalasan mas pinipili natin yung kumuha, hindi magbigay. Katulad din ng krus. Kaya nakita nyo sa Ebanghelyo, kasasabi pa lang ni Jesus sa Sareno tungkol sa krus, ano na ang pinag-usapan ng mga alagad? Sino maluluklok sa kanan? Sino maluluklok sa kaliwa? Siguro minsan napapakamot na lang din si Jesus sa Sareno na sinasabi niya, kailan kaya matatanggap ng mga alagad ko ang daan ng krus? Pinag-uusapan ng kadakilaan ng pagbibigay ng sarili. Ang susunod na usapan, sino ang dapat mauna? Pinag-uusapan ang kagandahan ng pagpapakababa. Anong susunod na usapan? Sino ang dapat mas mataas? Kasasabi pa lang ni Jesus sa Sareno, dapat tayo maglingkod sa lahat. Ano ang susunod na usapan? Sino ang dapat na pinuno? Lagi tayong inahatak ng mundo. Diba sabi ko nga sa inyo kahapon, sinabi ni Jesus sa Sareno, ang kadakilaan ng Diyos, iba ang sinasabi ng mundo kung ano ang kadakilaan. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manalangin at magnilay para mas maging maliwanag sa atin ang daan pagsunod kay Jesus na Sareno, lalo na kapag dumarating ang mga krus sa ating buhay. Kaya nga't itong panahon ng Kwaresma, sabi ko nga kanina, ay isang paglalakbay patungo sa Kalbaryo, patungo sa Jerusalem, patungo sa krus. Kapag dumating ang sandali sa ating buhay, kailangan nating pasanin at tanggapin ang krus. Huwag sana tayong magtaka. Dapat nga magalak tayo. Dapat nga makita natin kapag dumating ang krus, ito ang pagkakataong lalo tayong makakatulad kay Jesus. Lalo tayong matuturuang umibig at magpakumbaba. Lalo tayo magkakaroon ng pagkakataong maglingkod at magbigay ng sarili. Kaya huwag tayo magtatampo sa Diyos. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Huwag tayong tatalikod at lalayo sa Kanya.
kapag nangyayari ang mga krus at pagsubok sa ating buhay. Bagkus, katulad ni Jesus Nazareno, kapag dumating ang krus, tanggapin natin ito ng may katapangan at kabutihan, pananalig at pag-asa, sapagkat ang krus na yan ang magiging tulay natin upang maging katulad lalo ni Jesus Nazareno. Ang krus na iyan ang magiging krus ng ating kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang isinasaisip natin ang salita ni Jesus na ang pinakadakila ay iyong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos na may malasakit, na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Tahimik nating idalog ang iba nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming mapaglingkuran ng isa't isa sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Hiniling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang aming inihain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Tuwing tayo'y nagsisimba, ipagdasal natin na magkaroon tayo ng bukas na puso at kalooban kapag tayo tinatawag na sundin si Jesus at pasanin ang ating mga krus. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, sumuli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Ara ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming pagkakasala. Patawad po, Panginoon, kapag kami nagdududa sa iyong pag-ibig at kapangyarihan, kapag kami humaharap sa pagsubok at krus sa aming buhay. Patawad po kung tinatalikuran namin at iniiwasan namin ang mga krus na inaalok mo sa amin. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sapat ito upang ibalik.
para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako. Pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Bayaran ka sa pato pang ibalik kung itinigis ng iyong anak para sa akin. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan, sa inyong pong tulong sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito ng bigas, adelata, mga pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay hindi lang masusukat sa dasal, kundi inilalapit tayo sa misyon, lalong-lalo na sa pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin na tanggapin, yakapin at pasanin ang krus, sapagkat sa pagkakataong ito, lalo tayong nakasusunod at tumutulad kay Jesus Nazareno. Kaya ipagdasal po natin ang bawat isa, lalo ngayong Kwaresma, na lalo tayong maging matibay at bukas kapag dumarating ang mga krus sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang lakas ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.